By the way, welcome to Trip Moto. If a trip mo ang road trip, a food trip, any trip, kung trip mo rin to, itong channel ay para sa iyo. Please like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Motor review tayo ngayon, ano? So, magre-review tayo ng motorcycle after ng 6 months na ginagamit natin, no? So, yan, samahan nyo, review natin. Ano bang pros and cons, no? So, ng motor na ito, ang Mio Gravis. Okay, so ayun, no? Magre-review tayo ngayon ng ating motorsiklo. Yan, the Mio Gravis. Yan. So, nakuha ko yung motor last year, December, no? December 13, nailabas namin yung motor. So, after 6 months na ginagamit namin, panghatid sundo ko sa aking asawa. Tapos, konting rides lang, papunta sa church, and then sa kung saan, sa mall. And then, pinakamalayo na napuntahan, Antipolo. And Tanay pala, Antanay. So, yun ang pinakamalayo palang na narating, no, ng Gravis. Okay, so, ngayon, re-review natin. After 6 months, kamusta ang performance? Kamusta yung fuel consumption? And then, yung suspension? Ano na nangyari? After 6 months. Okay, review natin. Of course, tignan muna natin yung, syempre, yung looks, no? Tignan muna natin. Ito palang Mio Gravis na to is the limited edition. So, ito yung Find Your Trip na variant. Pinunta natin yung mga stock. Stock na side mirror. Okay. Naglagay kasi tayo ng tawag dito, yung visor, no? Kasama yung bracket. So, papakita natin. Ito naman sa mga performance parts. Ito lang, yung pang-forma lang. Okay, so, madalas kasi ako tumatama dun sa stock na side mirror. So, nagpalit tayo ng side mirror. Yung ginamit natin, yung merong visor. Okay? So, nagpalit tayo. Short stem nga lang yung nakuha ko. Pero, ito, nasa 1-2 yung bili namin dito. So, ako na nagkabit. Madali naman siya ikabit, no? So, isa pa, dinagdag namin. Ito, nagdagdag lang kami nito. Kasama na yung bracket. Okay? Yung bracket na yan. Sa Fritz kami. So, shoutout sa Fritz. Yan sa Legarda. Sabi nila, ang tawag dito ay kapatid ni N-Max. So, baby N-Max. So, baby N-Max daw to. So, dahil resemblance kay N-Max. Okay? So, smaller siya kay N-Max. Pero, wider siya or malaki siya kung titignan or compare sa ibang Mio. No? So, ito ay another Mio, no? Na gawa ng Yamaha. Tignan muna natin yung kanyang capacity, no? Yung kanyang U-box, no? So, okay. Ay, masara. Okay. So, yan. Meron tayong, hindi ko alam kung ilang liters. Kalimutan ko. Alright, ipopost ko na lang kung ilang liters ang laman nito. Pero, dadangkalin nyo. So, siguro mga, ayan, dalawa. Dalawa at siguro 3/4 na dangkal, no? Alright, so napakadali lang, napakasimple lang ng navigation natin dito sa harap, no? Sa handlebar. Okay, so andito yung display. Okay, tingnan natin. Okay, so ito yung panel gauge natin, no? So meron tayong digital na siya, digital na. Okay, so meron siyang odometer, nasa 8,599. Okay, kilometers na po ang naabot nito. For 6 months. Okay. So, meron tayong fuel. Makikita nyo sa left side yung fuel niya. Yung fuel gauge, no? And yung speed. Okay. And meron siyang button dito. Very simple. So, meron lang siyang trip. Okay. And then yung display ng battery voltage. Okay. Okay. So, dito sa right side, ito yung throttle. Okay. So, ang maganda nito, meron siyang hazard switch. Okay, and then of course, yung kanyang ignition switch. Dito naman sa left side. Andito yung kanyang turning signal. Left and right. Okay, and yung horn. And ito yung
high and low beam natin, no? LED na rin yung kanyang yung headlight, okay? LED yung high and low, but for the signal lights, yan. So, yun pa rin, bumbilya pa rin yan. Ganun din sa likod, no? So, sa likod niya, ayan. So, bumbilya pa rin po yan. Shout out kay General! Alright, so isa pa lang yung sticker ko kay General pa lang. So, kumpletuhin natin yan yung sa quadros. So, meron tayong yung susian. Okay? So, open para i-open yung seat and yung fuel tank. Okay? So, nandito din sa side na to yung ating charging port. Okay? So, pwede ka maglagay dito ng charger. Okay, yun nga lang, si Gravis ay walang pocket. Diba? Yung iba kasi merong lalagyanan ng mga abubot. Okay? So, reviewin natin ngayon yung ilalim. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Mio Gravis ay tires. So, sa gulong, meron siya 110 and then yung diameter niya is 12. Medyo maliit lang. So, compared sa iba, pero yung lapad niya is 110. Okay. So, sa harap, meron siyang 100. Okay, ganun din. 12 inches yung diameter. Okay, 100 by 90. Yan. Then, 12 yung kanyang size ng gulong, no? Ang kagandahan dito, no, sa Mio Gravis, meron siyang kickstart. Pwede mo siyang, pag malobat ka, no, pwede ka pang, pwede mo pang mapaandar yung motor mo kasi may kickstart ka pa. Okay? Meron siyang mono shock, tawag dyan. Yan. Yan, may mono shock dito sa likod, no? And then, telescopic naman ang ating suspension sa harapan. Sabi nila, matagtag daw ang Mio Gravis. Totoo naman, medyo matagtag talaga. Dito sa atin, no? Medyo malubak talaga ang lugar dito. Saan ka mapadpad, eh? Malubak talaga. Mapunta ka sa Manila, dito sa Quezon City, lalo na sa EDSA, no? Para kang nangangabayo minsan. Medyo nagbo-bottom out na rin talaga siya, especially pag may angkas, may karga kang gamit. Okay, nagbo-bottom out na siya. Lalo na kapag medyo malalalim yung lubak. Pero pagka talagang yung butas talaga, no? Talagang ramdam mo. Okay, so punta muna tayo dito bago sa engine. Dito tayo sa, ayan, exhaust. Ayan, di ba? So, sa exhaust niya ay, or sa pipe, no? Very standard. Pare-parehas yan sa mga Mio or Yamaha, no? Para halos pare-parehas yan sila. Very simple. Ganyan lang siya, yung kanyang pipe. Yan, as you can see, dito sa likod. Ayan, okay? So, rundown natin ang specs ng ating Mio Gravis. Blue Core, Yamaha's newer generation engine development model. Thus, this technology extracts maximum performance and fuel economy from the engine. Mio Gravis is powered by a 125cc gasoline engine with fuel injection system. It has a single cylinder, 4-stroke, air-cooled, single overhead cam engine. This scooter has a minimum ground clearance of 135 mm, height is 110 mm, length is at 1905 mm, and the width is 690 mm. The seat height is 780 mm, wet weight is 100 kg. Okay, mapunta tayo sa pros and cons ng motor na ito. Ano yung negative, ano yung positive? Well, depende na lang kung paano nyo tignan talaga, no? Yung fuel consumption, depende na rin talaga sa pagpiga mo ng clutter. Kung walwal rider ka, talagang makonsumo yon, no? Next is, ano pa ang nakikita natin negative? Suspension. So, number one, yung suspension talaga medyo matagtag talaga siya. So, pero wala naman ako kasing ano din, no? Wala akong comparison sa iba, pero talagang ramdam mo naman yung tagtag, di mo naman maitatanggi. Kita natin cons dito is 4.2 liters lang ang kanyang gas tank. So medyo mayat maya ang pagkasulina mo. Lalo na pagka medyo malalayo yung travel, papalik-balik ang ganyan. So mayat maya siguro.
One of the advantages of Yamaha Mio Gravis is the tire size. Measuring at 110 by 90 by 12 for the rear tire and 100 by 90 by 12 for the front tire, which provides stability, comfort, and better traction control, especially when in high speed and taking corners. Okay, so sa mga nagbabalak, so nagbabalak na bumili ng Mio Gravis, ayan, so goods na goods po yan. Walang kang itatapon dyan sa Mio Gravis. So napakaganda, okay na okay siya gamitin, pang araw-araw, ayan, pang hatid sundo. Okay, so kita-kita tayo ulit sa ating next video, road trip, food trip, ayan. So samahan nyo ulit ako, no, sa ating mga trip mo to, i-share, i-like, and mag-subscribe na sa ating channel. So, salamat! Thank you!